sa ating pagdiriwang ng World Hepatitis Day 2022 na may temang I Can't Wait. Kaisa ng lungsod ng Taguig ang Department of Health at World Health Organization sa pagbibigay ng pangangailangang mapabilis ang paglaban sa viral hepatitis at ang pagtutok sa kahalagahan sa pagsusuri at paggagamot para sa mga taong nangangailangan nito. Ngayong araw, ating alamin ang mga karanasan at paraan sa patuloy na paglaban sa sakit na hepatitis ng isang security guard mula sa Barangay Pinagsama. 27 years old, nakatira po sa Barangay Pinagsama, Taguig City. Trabaho ko po ngayon ay isang security guard. Ako pala ay mayroong chronic hepatitis B at 2 taon na po akong nagagamot. Wala po akong naramdamang symptomas. Na nalaman ko lang po na mayroon akong HEPA nung nag-apply po ako sa Coast Guard tapos lumabas po sa medical. Kasi wala pong, sa pamilya po namin wala kaming background ng sakit na HEPA. Parang na-down ako sa sarili ko kasi may sakit po ako. Parang hindi ko po alam kung makakatrabaho pa po ba ako. Pinag-aawakan ko lang na siyempre yung suporta po ng pamilya ko na laban lang, gagaling ka din. As tapos, tiwala po talaga sa Panginoon. Inspiration ko po yung pamilya ko po siyempre kasi sila po nagpapalakas ng loob ko. Hindi madali ang pinagdadaanan ng isang taong may viral hepatitis, kaya ramdam ng ating tampok ngayong araw ang mga pagsubok na kinahaharap ng taong tulad niya na dumarana sa sakit na ito. Masasabi ko lang po sa kanila, huwag po silang susuko. Basta laban lang sila, kung magpagamot po tapos magtuloy lang po yung laban. At may pag-asa po na gagaling. Nagpapasalamat po ako sa lungsod ng Taguig. Malaking tulong po yung programa na ito na libreng gamot po para sa may mga katulad ko na may sakit na HEPA-B po. Malaking tulong po to sa financial kasi nahihirapan po kasi mahal po yung paggagamot para sa HEPA. Ang lungsod ng Taguig ay laging kaisa sa pamamagitan ng mga programang makatutulong at patuloy na pagbibigay ng boses at solusyon sa mga taong apektado ng viral hepatitis na nananawagan sa agarang aksyon at pagwawakas sa estigma at diskriminasyon.